Ang mga automatic transmission cars ay ang mas pinadaling paraan ng pagmamaneho kumpara sa mga manual na sasakyan na mano-manong inililipat ang mga gears gamit ang kambyo, depende sa kung ano ang dapat na gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Sa mga automatic na sasakyan, kung saan ang naglilipat ang mga gears nito, depende sa bilis o bagal ng takbo, kaya wala ka nang poproblemahin sa paggamit ng clutch pedal at ng kambyo. At kung marunong ka nang magmaneho ng manual transmission na sasakyan, sobrang dali mo na lang nitong matututunan. Ito ang Pinoy Car Guide para ituro ang mga basic na kailangan mong malaman sa pagmamaneho ng isang automatic na sasakyan, pati na ang mga pangunahing bahagi na ginagamit sa loob nito at kung kailan at para saan ito ginagamit. Meron rin ako mga tips kung paano mas mapapadali ang pagmamaneho at pati na rin kung paano mo mapapangalagaan ang iyong sasakyan. Kaya kung gusto mong matutong mag-drive ng automatic transmission car, panoorin mo lang at tapusin ang video ito dahil sa loob lamang ng halos kalahating oras ay siguradong maintindihan mo agad ang mga basic na kailangan mong malaman kapag gagawin ito. At kung first time mo na makapanood ng aking video, pwede mong i-check ang iba pang tutorial sa pagmamaneho sa aking channel pagkatapos mo itong mapanood at huwag rin kakalimutang mag-subscribe dahil marami pa akong inihandang videos tungkol sa mga sasakyan na siguradong makakatulong sa iyo. Ang isa sa mga una mong dapat matutunan ay ang kung paano ang pag-apak sa mga pedals dahil dito nakadepende kung gusto mong umabante, magdahan-dahan, at huminto, kaya kailangan mong gumamit ng pares ng sapatos na komportable sa iyo. Mas maganda kung magaan lang ito at merong malambot at hindi makapal na sole para ramdam mo pa rin ang mga pedals kapag inapakan mo ang mga ito. Yung ibang mga nag-aaral ay mas gusto ang nakayapak. Pero habang nagsisimula pa lang, dapat ay masanay ka na gumamit ng sapatos para mas madali at hindi mo na kailangan pang alisin ang mga ito sa tuwing magmamaneho. Maghanap rin ng kalsada na bihirang daanan ng maraming sasakyan. Pagpasok mo ng sasakyan, ay meron ka munang ilang bagay na kailangang i-adjust para mas maging komportable at ligtas ang iyong pagmamaneho katulad ng manibela, upuan, at mga salamin. Importante na ito muna ang una mong gawin pag upo mo pa lang para mas makita mo ang paligid ng sasakyan, magamit mo ng maayos ang mga kontrol sa pagmamaneho, at hindi mangalay o sasakit ang ilang bahagi ng iyong katawan lalo na kapag matagal ka nang nagmamaneho. At bago mo i-adjust ang manibela at mga salamin, kailangan mo munang unahin ang iyong upuan. Pwede itong i-adjust paabante o paatras para maging sakto ang distansya ng iyong paa sa mga pedals. Hilain lang pataas ang seat adjustment lever nito na makikita sa ibaba ng upuan para pwede mo nang itulak paatras o hilain paabante at kailangan mo lang itong bitawan kapag nakuha mo na ang tamang distansya nito. Huwag dapat sobrang layo para maapakan mo nang maayos ang mga ito at huwag ring sobrang lapit para hindi mangawit at sumakit ang iyong tuhod. Dapat ay medyo relax pa rin ang iyong mga binte kapag inapakan ng aliman sa mga pedals. Sunod na i-adjust ang backrest nito para makaupo ka ng komportable habang nakahawak sa manibela. Nakalagay naman sa kaliwang gilid ng upuan ang adjustment lever nito. Hataki lang ito paitaas tapos ay pwede mo na itong itulak o kaya ay hilain pabalik. Kapag nakahinto at gusto mong ipahinga ang iyong likod, pwede mo itong itulak hanggang sa medyo nakapahiga ka ng posisyon. Pero kapag magmamaneho, dapat ay medyo nakaatras lang ng kaunti para sakto lang ang iyong likod. Dapat ay masanay ka na palaging nakasandal dito para palagi kang nakaupo ng tuwid at hindi sumakit ang iyong likod. Sunod na i-adjust ang headrest para sa tamang taas ito na sasandalan ng iyong ulo. Pipindutin mo lang ang maliit na adjustment lock nito para pwede mo nang hilain pa itaas at itulak pa ibaba. Dapat ay nasa gitna ang likod ng iyong ulo na tatama sa headrest ng upuan mo. At lingid sa kaalaman ng marami, nakakatulong rin ito sa iyong kaligtasan lalo na sa isang aksidente dahil kapag biglang bumukas ang airbag mula sa manibela, ay masasalo nito ang iyong ulo sa likod para hindi ka magtamo ng malaking pinsala sa leeg at batok. At ang panghuli na kailangan mong i-adjust sa iyong upuan ay ang height adjuster nito. Nakalagay ito malapit lang sa lever para sa backrest. Importante ito para mas makita mo ng maayos ang kalsada sa unahan.
Pero hindi lahat ng sasakyan ay meron ito. Kaya kapag masyadong mababa ang upuan ng iyong sasakyan, kumuha lang ng maliit na unan at ilagay mo ito dito. Kapag okay na at komportable ka na sa iyong pagkakaupo, sunod mo nang i-adjust ang level ng manibela para hindi mangala iyong kamay at braso kapag masyado itong mataas o kaya ay masyadong mababa. Makikita ang lever nito na nakalagay sa bandang ilalim ng manibela sa may steering column. Kapag hinila mo ito, ay pwede mo nang i-adjust paitaas o paibaba ang manibela. Dapat ay halos ka-level lang ito ng iyong dibdib at siguraduhin na hindi tatama ang iyong tuhod kapag aapakan ng aliman sa mga pedals. At ang panghuli na kailangan mong i-adjust ay ang side view at rear view mirrors para makita mo ang likod at pati na rin ang magkabilang gilid ng sasakyan. Maaring nakalagay ang pang-adjust ng side view mirror sa door panel o kaya ay sa may dashboard sa likod ng manibela. Piliin muna kung aling side mirror ang i-adjust, tapos ay saka mo itulak o pindutin ang mga direksyon para tuloy nitong gumalaw. At pagkatapos nito, ang kabilang side mirror naman ang isunod. Dapat ay medyo kita mo pa rin ang kalsada dito at pati na rin ang kaunting bahagi ng gilid ng sasakyan. Huwag masyadong mababa o mataas para kita mo pa rin ang ibang sasakyan sa likuran. Ganon din kapag sa rearview mirror. Kailangan ay kita mo pa rin ang bintana sa likod. Ito ang isa sa pinaka-importanteng dapat gawin kapag magmamaneho ka sa isang sasakyan dahil maaaring hindi komportable para sa iyo ang komportable sa uling gumamit nito. Depende rin kasi sa height ng driver o haba ng binte at mga braso kung kaya kailangan mo munang siguraduhin na may adjust mo muna ang mga ito bago mo pa man simulan na pagmamaneho. Huwag na huwag mo ring subukan i-adjust ang mga ito habang tumatakbo na ang sasakyan dahil delikado at maaari kang mawalan ng kontrol sa sasakyan na maaaring magsani ng isang aksidente. Ang sunod na dapat mong matutunan ay ang tamang paghawak ng manibela. Ilagay mo lang ang iyong kamay sa magkabilang dulo ng manibela sa kaliwa at sa kanan. Iposisyon mo ang iyong hinlalaki dito sa tinatawag na thumb grip. Kailangan mo lang itong ikutin sa direksyon na gusto mo. At minsan, kapag matagal ka nang nagmamaneho, maaaring pagpawisan ang iyong mga palad, kaya pwede mo muna itong ilipat sa itaas o ibaba ng kaunti. Basta ang importante, palagi itong hawak ng iyong dalawang kamay at huwag masyadong hihigpitan o luluwagan ang paghahawak dito para lagi kang may kontrol sa direksyon ng sasakyan kapag mabagal o kahit sa mabilis na patakbo. Dito rin nakalagay sa manibela ang busina ng sasakyan na pangunahing ginagamit para makuha mo ang atensyon ng mga pedestrian at pati na rin ang ibang driver sa kalsada. Karamihan rin sa mga sasakyan ngayon ay meron na ditong nakalagay na controls para sa stereo para hindi mo na kailangang alisin ang iyong kamay kapag gusto mong i-adjust ang volume o kaya ilipat ang tugtog ng sasakyan. Kung gusto mong matutunan ang iba't ibang paraan ng paggamit at pagpaikot ng manibela, pwede mong panoorin ang ginawa kong video tungkol dito para mas madali mo itong maintindihan. Hanapin lang ang link nito sa video description sa ibaba. Kung iyong mapapansin dito sa bandang likuran ng manibela, ay merong nakalagay na dalawang control levers sa magkabilang bahagi nito. Ginagamit ang mga ito para makatulong sa driver na mas makita ang daan ng maayos sa iba't ibang sitwasyon. Ang sa kaliwa ay ang headlight at turn signal lever para sa mga ilaw sa labas. Ginagamit ito kapag sa madilim para mailawan ang kalsada lalo na sa gabi at ginagamit rin ito kapag umuulan o makapal ang hamog para mas madali kang makita ng ibang drivers. Iikutin lang papunta sa unahan ang switch nito na nakalagay sa dulong bahagi ng lever. Kapag inikot mo ito ng isang beses, unang iilaw ang park light nito. Hindi pa nito may ilawan ng kalsada, pero meron na itong kaunting ilaw para mapansin ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mong limuwanag ang unahan ng kalsada, kailangan mo lang ikutin ng isa pang beses ang switch para umilaw ang mismong headlight nito. Dobim ang tawag kapag nakatutok ang ilaw nito sa bandang ibaba ng kalsada para hindi makasilaw sa mga kasalubong na sasakyan. Ito ang palaging gamitin kapag dadaan sa matataong lugar o kaya ay kapag meron kang makakasalubong na sasakyan. Pero kapag maluwag ang kalsada at walang sasakyan sa unahan, pwede mong ilipat ang headlight sa high beam
para mas makita mo ang kalsada sa malayo dahil doon nakatutok ang ilaw nito. Kailangan mo lang itulak ang lever papunta sa unahan at hilain naman kapag kailangan mong ibalik sa low beam ang iyong headlights. Pero kung gusto mong mano-mano ng pailawin ng high beam, kailangan mo lang hilain ng isa pang beses ang lever kapag nasa low beam. Iilaw lang ito habang hinihila mo ang lever at kusa namang babalik sa low beam kapag binitawan ito. Madalas itong ginagamit kapag nag-overtake lalo na sa gabi para mas madali kang mapansin ng mga sasakyan sa unahan. At kadalasan, ang paggamit ito ay hinihila ng dalawang beses ng mabilisan. Pwede mo rin itong gawin kapag nasisilaw ka sa headlights ng nakakasalubong mong sasakyan. Isa itong paraan kung gusto mong sabihan ng makakasalubong na sasakyan na nakalimutan niyang ibaba ang kanyang headlights. At tuwing ginagamit ang high beam, meron itong symbol sa instrument cluster na iilaw, kaya pwede mo itong tingnan para makasiguro. Kapag gusto mo namang lumiko sa kaliwa o sa kanan, ay kailangan mo munang gamitin ang turn signal indicator lights ng at least 5 segundo bago ka tuluyang lumiko o kaya itabi ang sasakyan. Kung ang sa high beam at low beam ay tulak paabante at paatras, ang paggamit naman ng turn signal indicator lights ay itutulak mo pa itaas kung liliko ka sa kanan at itutulak mo naman pa ibaba kapag liliko ka sa kaliwa. Huwag na huwag itong kakalimutang gamitin dahil magsisilbo itong isang warning sa ibang sasakyan sa susunod mong gagawin at para mapaghandaan nila ito at hindi magdulot ng isang aksidente. Kaya kapag nakita mo na umiilaw ang turn signal indicator lights ng sasakyan sa unahan, magdaan-daan sa pagpatakbo at huwag pupunta sa direksyon ng lilikuan niya. Maliban sa mga ito, meron pang ibang ilaw na nakalagay sa labas ng sasakyan. Ito ay ang hazard lights at fog lights. At katulad ng high beam, meron ring iilaw na symbol sa instrument cluster kapag ginagamit ang turn signal indicator lights at hazard lights na merong kasamang tunog para hindi mo makalimutan na i-off kapag hindi ginagamit para hindi magdulot ng pagkalito sa ibang drivers. Pero kapag halimbawa na ginagamit mo ang kaliwang signal light, kusang babalik sa original position ng lever at mamamatay ang ilaw nito sa oras na makaliko ka na at nakabig mo na ang manibela pabalik sa kanan. Kapag meron namang fog lights ang iyong sasakyan, pwede mo itong isabay na gamitin kapag nakabukas ang iyong headlights. Mas liliwanag ang ibabang unahan ng iyong sasakyan at mas madali ka rin makikita ng ibang drivers kahit sa malakas na ulan. Meron rin itong sariling switch para pwede mo pa rin itong i-off kapag ayaw mo itong gamitin. Ang hazard lights naman ang kailangan mong gamitin kapag gusto mong huminto ng panandalian sa tabi ng kalsada. Huwag itong gagamitin habang tumatakbo ang sasakyan dahil maaari itong magdulot ng pagkalito sa ibang drivers dahil pinapailaw nito ng sabay-sabay ang lahat ng indicator lights. Huwag rin itong gagamitin kapag sa makapal na hamog o malakas na ulan dahil maaari kang magdulot ng aksidente kapag liliko dahil walang magbabago sa ilaw nito kapag gagamitin mo ang turn signal indicator lights. Kapag umuulan o umaambon naman, ang kailangan mong gamitin ay ang lever sa kanan dahil ito ang controls para sa windshield wiper at washer nito. Kailangan mo lang itulak pa ibaba ng isang beses sa int ang lever para gumana ang wiper, pero mayroon itong ilang segundong interval bago ang sunod na pag-wipe nito. At kadalasan itong ginagamit kapag umaambon. Pero kapag sa mahina hanggang medyo malakas na ulan, ibaba mo pa ng isang beses para sunod-sunod na ang pag-wipe nito. At kapag sa sobrang lakas ng ulan, ibaba mo pa ng isang beses para mas mabilis ang pag-wipe at makita mo pa rin ang unahan ng sasakyan. Pwede ring mano-mano ang paggamit ng wiper. Kailangan mo lang itulak ang lever papunta sa itaas. At kapag gusto mo namang gamitin ang wiper sa bintana sa likod, iikutin mo lang ang switch nito sa dulong bahagi ng lever. Kung gusto mo namang gamitin ang windshield washer, hilain mo lang ang lever pabalik at maglalabas ito ng washer fluid papunta sa windshield, kaya palaging i-check ang windshield washer reservoir nito kung meron pang laman at nakalagay ito sa engine bay o sa engine compartment. Ang malaking bahagi naman sa harapan ng front seats ay ang tinatawag na dashboard. Dito nakalagay ang mga mahalagang bahagi ng sasakyan na pangunahing ginagamit sa pagmamaneho katulad ng manibela.
Dito rin nakalagay ang iba pang controls katulad ng sa aircon at stereo. Merong ilang bahagi ang sa aircon para mas matimpla mo ng tama ang temperature na gusto mo sa loob ng sasakyan. Una ay ang aircon switch. Kailangan mo munang buksan ang blower speed selector para gumana ito. Meron itong ilang levels para sa iba't ibang lakas ng buga ng hangin. Pero tandaan na kahit nakasagad na ang blower speed selector, hindi lalamig ang sasakyan kapag naka-off ang aircon switch. Pero kapag sakaling naka-on na ang switch at nakasagad na ang blower selector, pero hindi pa rin lumalamig ang sasakyan, ang sunod mo nang kailangan tingnan ay ang temperature adjuster dahil baka hindi sapat ang level nito para sa mas malamig na hangin. Pero kung halimbawa naman na malamig na ang lumalabas, pero hindi pa rin tuluyang lumalamig ang loob ng sasakyan, tingnan mo kung nakalagay sa fresh air mode o sa recirculated air mode. Kapag nasa fresh air mode, ay meron pa rin papasok na hangin mula sa labas, kaya hindi ito lalamig agad-agad. Maliban sa hangin, kasama rin napapasok sa loob ang amoy sa labas ng sasakyan, kaya minsan ay nangangamoy usok o kanal kapag meron kang nadaanan na ganito. Kapag gusto mo na lumamig agad ang loob ng sasakyan, gamitin mo lang ang recirculated air mode para wala nang papasok at lalabas na hangin sa loob nito. Sa harapang bahagi naman ng passenger seat ang glove compartment ng dashboard. Dito kadalasang nakalagay ang mahalagang gamit katulad ng owner's manual, original receipt at certificate of registration ng sasakyan para palagi itong dala at madaling makuha kapag sakaling kinailangan mo itong gamitin. Sa itaas na bahagi naman nito ay ang tinatawag na sun visors. Parehong meron ang driver's at passenger seat nito para kapag sakaling natapat o merong nakakasilaw sa itaas na bahagi sa unahan, ay pwede mo itong gawing panangga para makita mo pa rin ng maayos ang kalsada. Ang likod ng sun visors ng passenger seat ay merong salamin habang card holder naman ang nasa driver's seat. Sa ibabang bahagi naman ng dashboard sa tapat ng driver's seat ay ang dalawang pedals para sa pagpaabante o pagpaatras at ang isa naman ay para sa pagminor o pagpreno. Di tulad ng sa manual na sasakyan, wala na itong clutch pedal dahil hindi na nito kailangan ng mano-manong ilipat ang gears gamit ang kambyo. Pero kahit dalawa lang ang pedals nito, mas mabuti pa rin na ang kanang paa lang ang gagamitin mo dito para hindi mo aksidenteng maapakan ng sabay ang dalawang pedals. At kung sakali naman na gusto mong mag-aral magmaneho ng manual na sasakyan, hindi ka na mahihirapang mag-adjust dahil ganun din ang paggamit sa mga ito habang ang kaliwang paa naman ay nasa clutch pedal. At dahil hindi na kailangan gamitin ang kaliwang paa sa pagmamaneho ng automatic na sasakyan, ilagay mo lang ito sa footrest nito. Para mas madali ang paglilipat-lipat ng kanang paa sa dalawang pedals, ilagay mo lang ang sakong sa sahig sa pagitan nito o kaya sa baba mismo ng brake pedal. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangan iangat ang buong paa sa paglilipat-lipat kaya hindi na rin ito mangangalay o sasakit kahit sa matagal na biyahe. Kapag aapakan ang mga pedals, dahan-dahan lang at huwag bibiglain, maliban na lang sa preno kung talagang kinakailangan. Ang gear selector naman ang kailangan mo kung gusto mong umabante o umatras ang sasakyan. Itatapat mo lang ito sa gear na gusto mo at meron itong iba't ibang bahagi. Kailangan mo rin munang apakan ang brake pedal kapag ililipat mo ang gear selector. Huwag itong susubukang ilipat kapag umaabante pa o umatras ang sasakyan dahil makakasama ito sa transmission nito. Mapapansin na meron itong letra sa ibaba ng selector. Ang una dito ay ang P o ang park. Bago mo i-start o patayin ang sasakyan, siguraduhin na nakalagay na ang gear selector dito dahil hindi mo mahuhugot ang susi kapag nakalagay ito sa iba. Ang sa ibaba naman ito ay ang R o ang reverse kapag gusto mong magpaatras. Pero bago mo ito pwedeng ilipat, maliban sa pag-apak sa brake pedal, kailangan mo rin munang pindutin ang knob button saka mo ito hilain pababa. Ang N naman ay para sa neutral. Dito mo ito ilagay kapag gusto mong huminto ng panandalian para pwede mong alisin ang paa mo sa alinman sa mga pedals. Pero huwag kalilimutan na gamitin ng handbrake para hindi gumalaw ang sasakyan. Ang pinagkaiba nito sa park ay kapag wala kang ginagamit ng alinman sa mga brake, maaring umatras o umabante ang sasakyan kapag hindi pantay ang kalsada. Sa D o sa drive naman, kapag gusto mong umabante ang sasakyan.
Ito ang katumbas ng first gear hanggang fifth gear o higit pa kapag sa manual na sasakyan. At dahil automatic, hindi mo na poproblemahin ang mga ito. Itong apat na letra ang mga pangunahing bahagi ng gear selector. At mula dito, ay maaaring magkakaiba-iba na ang mga nakadagdag na kasama sa ibaba nito. Maaaring meron itong 1, 2, 3, L, at iba pa, depende sa modelo ng sasakyan. Ito ang kadalasang ginagamit kapag sa mga paakyat na kalsada, kaya meron itong mas malakas na pwersa kumpara sa drive at nagkakaiba-iba lang sa tawag. Kung hindi ka sigurado kung saan nakatapat ang gear selector, tingnan lang ang instrument cluster na nakalagay sa likod ng manibela. Dito rin nakalagay ang iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa sasakyan, katulad ng speedometer para sa bilisang takbo ng sasakyan, fuel gauge para malaman mo kung gaano pakarami ang laman ng gas tank, temperature gauge para maiwasang mag-overheat ang sasakyan, ang tachometer para malaman mo kung gaano kabilis ang ikot ng makina, at iba pang mga symbols na paalala sa mga driver kung meron kang nakalimutang gawin o kaya ay merong hindi normal na nangyayari sa ilang bahagi ng sasakyan. Kung gusto mong matutunan ang iba pang bahagi nito, pwede mong panoorin ang ginawa kong video tungkol dito dahil importante itong malaman ng lahat ng drivers. Para i-start ang sasakyan, siguraduhin na nakalagay sa P ang gear selector. Ipasok ang susi sa ignition switch at ikutin ito papunta sa unahan. Ang unang madadaanan nito ay ang ACC. Pwede mong gamitin ang ilan sa mga accessories ng sasakyan kahit pa nakapatay ang makina katulad ng car stereo at iba pa. Kapag inikot mo ng isa pang beses, ay pupunta na ito sa on. Ibig sabihin, pwede mo nang gamitin ang iba pang electrical equipment katulad ng power windows, wipers, at marami pang iba. Huwag itong palaging gamitin, lalo na ang blower speed selector, dahil mabilis na madi-discharge ang battery dahil nakapatay pa ang makina. Ginagamit lang ito kapag sa madalian, katulad ng pagsara o pagbukas ng bintana. At kapag inikot mo pa ito ng isa pang beses, ay mag-i-start na ang sasakyan. Kapag naramdaman mo na umaandar na ito, bitawan mo na ang susi at babalik na ito sa on position. Iwasan na agad na paabantihin o paatrasin ang sasakyan matapos na i-start, lalo na kung ito ang unang beses na gagamitin sa araw na iyon, dahil nag-a-adjust pa ang ibang bahagi nito lalo na sa makina, katulad ng langis ito at ng transmission. Mapapansin rin na masyadong mataas ang RPM o revolution per minute ng tachometer, kaya huwag rin agad na bubuksan ang aircon at iba pa. Ang normal na idle speed ng makina ay nasa pagitan ng 600 hanggang 1000 RPM. Hayaan lang ito ng isang minuto o hanggang sa bumalik na sa normal ang RPM ng makina. Habang naghihintay, pwede mo nang i-check ang mga kailangang i-adjust bago magmaneho. At bago paabantayin ang sasakyan, huwag kakalimutan na gamitin ang seatbelt para sa iyong kaligtasan. Sunod ay kailangan mo munang apakan ang brake pedal para mailipat ang gear selector sa D o sa drive at dadaan muna ito sa reverse at sa neutral. Sa pag-apak sa preno, dinan mo lang ito ng tama at huwag masyadong maluwag. Sunod ay ibaba mo na ang handbrake. At para gawin ito, pindutin lang ang release button nito at itulak ito pa ibaba. Muling ibalik ang kamay sa manibela at kapag handa ka na, dahan-dahan mo nang i-release ang brake pedal hanggang sa maramdaman mo na umaabante na ito. At kapag umaabante na, dahan-dahan mo na muling apakan ito para huminto. Pakiramdaman mo lang na mas bumabagal ang takbo nito at kumakagat na ang preno hanggang sa tuloy na itong huminto. Ito muna ang ulit-ulitin mo para medyo masanay na ang paa mo at pati na rin ang mga kamay sa manibela kung paano ito ginagawa. Sa puntong ito, unti-unti mo na rin natututunan kung paano magmenor dahil isa ito sa pinaka-importanteng dapat malaman ng lahat ng mga nag-aaral palang magmaneho. Huwag rin masyadong galawin ang manibela lalo kung sa straight mo naman na kalsada ito ginagawa. Pero pwede mo na rin isabay na aralin ang pagliko habang mabagal pa ang takbo ng sasakyan. Sa pagliko naman, hindi mo kailangan nabilisan o ikutin ng sagad ang manibela. Pakiramdaman mo lang kung sakto na ang bilis ng takbo ng sasakyan para masabayan mo ito at mailako mo ito ng tama.
Huwag mo lang munang alisin ang paa sa tapat ng preno para nakaalalay lang at maapakan mo agad ito kung kinakailangan. Ulit-ulitin mo rin lang ito hanggang sa maging komportable ka na sa pagliko habang umaandar ang sasakyan. Magminor at magdahan-dahan kapag malapit ka ng lumiko at huwag kakalimutan na gamitin ang turn signal indicator light at siguraduhin na wala ng kasalubong o dadaan na sasakyan sa direksyon na pupuntahan mo. Hintayin munang makadaan ang ibang sasakyan kung meron bago ka tuluyang lumiko. Gamitin rin ang signal light kapag itatabi ang sasakyan at kapag nakahinto na, gamitin naman ang hazard lights para mapansin agad ng ibang drivers. At bago mabante, gamitin uli ang signal light at tingnan muna ang side mirror para masiguro na wala ng sasakyan na paparating mula sa likod at pwede ka nang umabante papunta sa gitnang lane. At kapag sa tingin mo ay wala ng problema sa iyo ang pagpaabante, pagpreno, at pagliko, subukan mo nang ilipat ang kanang paa sa gas pedal. Laging tatandaan na hindi mo kailangang iangat ang buong paa, kaya dapat ay palagi lang nakasandal ang sakong sasahig nang hindi na nililipat ang pwesto nito. At kapag nakapatong na ang iyong paa sa gas pedal, dahan-dahan mo itong diinan hanggang sa maramdaman mo na bumibilis ang takbo ng sasakyan. Pero bago mo tuluyang bilisan pa ang takbo, muli mong ibalik ang paa sa brake pedal at hinto ang sasakyan at ito naman ang ulit-ulitin mo hanggang sa masanay ka na sa paglilipat-lipat sa dalawang pedals. Habang tumatagal at inuulit-ulit mo ito, mapapansin mo na mas bibilis na ang patakbo mo ng sasakyan pero huwag mo nang masyadong magmadali. Meron ka pang kailangang matutunan maliban sa mga ito at unti-unti mo na lang itong makukuha kapag palagi ka nang nagmamaneho. Sa pagpaatras naman, kailangan mo lang ilagay ang gear selector sa reverse nang pareho lang din ang paraan sa pagpaabante. Dapat ay nakaapak pa rin sa preno kapag gagawin ito at ibaba mo ng handbrake bago i-release ang brake pedal. Lagi ring tatandaan na kung saang direksyon mo gustong pumunta ng paatras, ganong direksyon din ang kailangan mong ikot ng manibela. At syempre, huwag pa rin kakalimutang gamitin ang turn signal indicator lights. Halimbawa kung gusto mong umatras papunta sa kaliwa, kaliwa rin ang kailangan pag-ikot mo nito at papunta naman sa kanan kapag gusto mong pumunta sa kabila. Kung gusto mo itong matutunan, panoorin mo lang ginawa kong video tungkol sa pag-reverse. Meron rin akong video tungkol sa tamang pagliko sa iba't ibang sitwasyon, pagpaikot ng sasakyan o U-turn, at kung paano gawin ang 3-point turn o pagmaniobra. Kung gusto mo rin ng mas detalyadong video tungkol sa iba't ibang bahagi ng sasakyan, hanapin lang ito sa akin channel. At kapag halimbawa ay tapos mo nang gamitin ang sasakyan at nakapark ka na ng maayos, ugaliing palaging i-off ang mga accessories ng sasakyan katulad ng mga ilaw, aircon, stereo, at iba pa bago mo tuluyang patayin ang makina ng sasakyan para mas mapangalagaan mo ito. Dahil ang ilan sa mga ito ay gumagamit pa rin ng kuryente mula sa battery kahit naka-off na ang sasakyan at kapag naiwan mo ito ng ilang oras ay maaaring ma-discharge na naman ito. Siguraduhin rin na nakasara na ng tuluyan ang mga bintana bago bumaba ng sasakyan dahil minsan may mga insektong nakakapasok dito katulad ng langaw at lamok depende kung saan ka nakaparada. Maliban sa mga bintana, siguraduhin rin na nakasara na ng maayos at nakalak ang mga pinto nito bago mo pa itutuloy iwanan. Kung gusto mong mas mapabilis na matutong magmaneho, kailangan mo lang lakasan ang iyong loob, maging kalmado, at huwag magpapanik para makapag-focus ka at magawa mo ito ng tama. Kung nagustuhan mo at meron kang natutunan sa video ito, pwede mo itong i-share sa mga kakilala at kaibigan na pwede ring matulungan nito. Maraming salamat, good luck, at palaging mag-iingat sa pag-aaral magmaneho. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guide.